yung unang pumasok sa isip ko na okay na ba yung gossip contract. Isa na naman pong edisyon ng OFW Talk ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Kenneth Vlog. So ano naman po yung mga dapat natin gawin or tandaan after natin makalipat sa new employer natin? Well, actually, sa tagal kong nagpalipat-lipat ng new employer, hindi po talaga ako nagpapa-update ng employment details ko sa Polo, which is ngayon, naku-curious ako kung ano ang dapat natin gawin para ma-update yung employment status natin or para ma-notify natin ang Polo kung ano yung naging update na natin during transferring ng new employer. The reason po kaya hindi updated yung employment details ko sa Polo office kasi hindi naman po talaga ako umuwi ng Pilipinas. If ever naman po na nakalipat na kayo ng new employer ninyo at gusto nyong magbakasyon, talagang kailangan nyo pong i-update ang information ninyo, lalo na kung nagpalit kayo ng employer. Kasi po, mahihirapan kayong makakuha ng balik manggagawa at hindi magiging synchronized yung information ninyo sa POEA, not unless na lang na i-declare nyo dito sa Polo office or ipapa-verify ninyo na nagpalit na kayo ng new employer. Na isang araw, tumawag ako sa Polo office and nag-inquire ako regarding sa update ng sponsorship or ng new employer. And sinabi ko sa kanila na kakalipat ko lang sa isang company from old company. So, ang unang tinanong ko, if kung tatanggapin ba nila yung GOSI contract to be authenticated and kung para ma-update yung information ko sa Polo office and to be synchronized sa POEA system. Dahil electronic contract na tayo ngayon, kapag lumipat ka ng new employer, involved na dito yung contract through Kiwa Portal. So kung ano yung nasa Kiwa Portal mo na contract, yun din yung magiging GOSI contract mo. Kaya natanong ko sa Polo office if kung pwede nila mapaverify to authenticate yung GOSI contract para maging synchronized sa POEA details natin. And guess what? Ayaw nilang i-authenticate ang GOSI contract para ma-validate at ma-update ang information natin to be synchronized sa POEA. So tinanong ko sila kung ano yung mga requirements na kailangan kong i-comply para ma-update yung information ko. So ang sinuggest nila sa akin, pumunta ako doon sa website, specific website, and then i-download ko daw yung standard employment contract, POEA standard employment contract, which is na-manage ko naman i-download at ni-review ko ito. So bago natin pag-usapan yung POEA standard employment contract, ito pa yung ibang requirements na dapat naka-attach: copy of new ikama with new employer, copy of old ikama with the previous employer, copy of your passport, copy of the valid ID of the new employer, copy of the valid commercial registration with translation, and copy of the valid business permit with translation. So ito po yung mga ibang requirements to be attached together with the POEA standard employment contract. So, ang pinaka-main requirements po ng Polo office para ma-authenticate nila or ma-update nila yung information mo if kung lumipat ka ng new employer, you have to at least submit a POEA standard employment contract, which is you can download it to the website itself. So, I will put the website naman po dito. Yan. So, ito po yung kailangan nilang kontrata, hindi po yung GOSI contract. So, nabasa ko yung standard contract ng Polo, which is ito yung nire-require nila if ever na nag-transfer ka ng new employer. Okay naman, and pabor na pabor to sa atin. But,
I don't know if kung tatanggapin ito ng current employer natin kasi syempre nung nag-apply tayo sa kanila, they presented the contract through Kiwa Portal and that Kiwa contract will reflect as well as our GOSI contract to be authenticated. So, yun yung unang pumasok sa isip ko na okay na ba yung GOSI contract na dalahin sa Polo office para ma-authenticate at ma-update yung information natin, which is hindi. Ang kailangan nila is yung standard contract din came from POEA para ma-validate yung information natin, which is I don't know if kung papayag si current employer na pirmahan ito at gamitin para ma-update yung information natin sa Polo. Magiging conflict of interest kasi in both end if kung magpe-present tayo sa new employer natin ng type of contract came from Polo office saying na ito po kasi yung requirements ng government natin or ng Polo office if ever naman na nag-change tayo ng sponsorship. So, if kung sasabihin natin yon, baka sakaling hindi rin tanggapin ani new employer, it's because meron na kasi sila pre-present sa atin na Kiwa contract and GOSI contract. So, hindi nila po pwedeng basa-basa pirmahan ito, itong type of contract na pre-present natin came from Polo, because later on, pwede natin kasi itong magamit. If ever na mag-complain tayo for our new employer, pwede natin magamit itong type of contract na binigay ng Polo office sa atin na i-complain ito para dun sa new employer natin, which is magiging conflict of interest po in both ends. Kung babaliwalain naman po natin ito at kung nagbakasyon tayo at hindi natin ito in-update mismo dito sa Polo office, pagdating natin sa Pilipinas, magkakaroon po tayo ng problema dahil yung type of exit re-entry visa natin at yung employment certificate natin na ipepresent sa POEA para makakuha ng balik manggagawa, it will be different dun sa record na meron sila. Kaya mas maganda po, dito pa lang ayusin na natin yan sa Polo office at sa new employer natin. So, ganito po yung nakikita kong solusyon dito para at least masettle natin yung information and to be updated yung information natin sa Polo office. Una, kausapin natin si new employer. Explain natin na itong type of employment contract na ipapasa natin sa kanila at papapirmahan is for documentation purposes na kailangan natin para maging updated yung information natin sa Pilipinas. And if ever na kailangan natin magbakasyon, hindi po tayo may iipit. At kung dumating naman po ang punto na ayaw nilang pumayag sa unang discussion natin sa kanila, ito naman po ang pangalawa yung pwedeng gawin. Number 2, pwede po kayong gumawa ng internal agreement between you and your current employer na itong papapirmahan natin sa kanila is for documentation purposes lang para to comply dun sa Polo office at may update ang information natin sa POEA. At kung dumating naman po yung punto na mag-sign kayo ng ganitong klaseng agreement, lagi po natin tatandaan na if ever na meron tayong magiging complaint, future complaint sa current employer natin, hindi po natin pwedeng gamitin itong type of employment na pinapapirmahan natin came from Polo office. Lagi po natin tatandaan na ang kontrata pa rin na masusunod ay ang GOSI contract natin, which is direct na po tayong magko-complain sa Ministry of Labor if ever naman na meron tayong complaint na mangyayari. Dahil kung dumating po ang punto na magkaroon kayo ng problema sa new employer ninyo at nagreklamo kayo sa Polo office at nakita nila na meron kayong sinubmit na POEA standard contract sa kanila, which is dito po sila mag-re-refer. Hindi dun sa eksaktong contract na meron kayo, which is yung Kiwa contract or yung GOSI contract. So, ito po yung kinakaharap natin na complication na mangyayari. If ever na meron kayong magiging complaint sa new employer ninyo, direkta na po kayong mag-complain sa Ministry of Labor. Kasi kapag pumunta pa kayo sa Polo office at nagreklamo kayo at nakita nila na meron kayong agreement na pinasa, which is yung standard POE a contract, dun po sila magre-refer, hindi doon sa GOSI contract na meron kayo ng employer mo. Bilang OFW, ito po ang kinakaharap nating problema in case na magpa-update po tayo ng information natin sa Polo office. Kasi
magiging complicated po ito sa part natin dahil iba po ang naka-registered sa POEA sa Pilipinas kumpara sa bago nating employer ngayon na nilipatan. So the only thing na maging synchronized ito is i-update si Polo Office na meron na tayong panibagong employer. Pero paano natin mai-update kung doon pa lang sa kontrata eh hindi magkasundo-sundo? Diba? So, hindi ko alam kung sino ang dapat mag-adjust. Ang Polo Office ba? O ang ministry when it comes sa GOSI contract? Dahil tama din naman po ang Polo Office. Merong mga naka-indicate sa GOSI contract na hindi pabor para sa atin. So, ano po ang kailangan natin gawin dito? Which is, sana masolusyonan. Dahil yung iba po sa inyo, after makalipat ng new employer, eh nagbabalak din naman na magbakasyon. So, para maiwasan yung ganitong complication, dito pa lang ayusin na natin para pagdating sa Pilipinas, kung hanapan man tayo ng documentation at nag-submit tayo ng other documents maliban dun sa nakarecord na dun sa system nila, eh hindi po tayo mahirapan. Para po sa mga kapwa ko OFW, pakatutukan nyo po ang ganitong klaseng sitwasyon. Lalong-lalo na para maging updated ang system natin when it comes sa POEA. At kung nagbabalak ka magbakasyon, umpisahan muna itong i-discuss or tawagan ang Polo Office para at least singiin yung guidelines nila on how and what to do regarding on this matter. And that's it for today. If you are new to my channel, please subscribe and hit the notification button para ma-notify ka every time na may bago akong vlog. So, till next time, dito lang po sa OFW Talk. Bye!